Alam po ninyo, kabayan, tulad ng ating mga nabanggit, nakapanghihinayang na ang Pilipinas ay hindi makasabay sa mga proyekto o programang nanggagaling sa ibang bansa na pinakikinabangan po ng mga ito. Tulad halimbawa sa larangan ng pangisdaan, napakaraming proyektong pinakikinabangan ng ibang bansa tulad ng sa Asia na hindi nating napag-uutulan ng pansin at kakayahan. Gayong hindi naman nahuhuli ang mga Pilipino sa mga kaalaman o teknolohiya. Ang kulang, kabayan, ay ang kawalan ng prioridad ng maraming namumuno sa ating pamahalaan. Halimbawa na lamang sa larangan ng pangisdaan. Nakikita nating nakikinabang ang maraming bansa sa ilang proyekto na kaya naman nating pasukan subalit hindi natin pinag-uunahan ng pansin. Dati-rati, sa bangus, kabayan, tayo ang nangunguna. Ngayon, hawak na ng ibang bansa. Naghari din ang Pilipinas sa sumpo. Nawala din sa ating mga kamay. Nitong huli, nakita nating malaking pakinabang ang nakukuha sa produksyon ng pangasius o cream dory fish kung tawagin. Subalit, ginusto pa nating umangkat ang Pilipinas. Gayong nakitang higit na masarap at maayos ang nasabing isdang pinarami at pinalaki sa ibang bansa. Dito sa atin, may mga pumapasok na Pilipino subalit dahilan sa kawalan ng suporta, bumibitiw, kabayan. Ito palang sushi fish na ito, o pangasius, marami kasing kapangalan to, Kajerry. Uh-huh. Soy fish, tawag nila, sushi fish, oh, hammerhead, hammerhead, pangasius, hypophthalmos, so on so forth. Mapakaganda pala at ito pala yung nag-angat ng ekonomiya ng Vietnam. Paano kang nagkaroon ng pangasius? Yung nga, nirigalo sa akin yung console ng ilang Indonesia. Breeder? To actually, that was 2,000 pieces. 2,000 pieces? Pero similya, no? Similya pa lang. Anong sabi niya sa'yo? May pag-asa ito, Greg? Hindi niya sinabi sa akin. Basta't sabi niya, mag-alaga ka nito. Mag-alaga ka nito. Only to find out, nung nagkakilala ka na kami ni Sok Castro, siya ang nagbukas actually ng pintuan sa Pilipinas. What is pangasius? Na kay Sok Castro ang susi. Siya. Tama, reyna talaga, pare. Oh, reyna. O kumbaga sa ano, Elizabethan na. Elizabethan. Okay. Sana, kabayan, pagka may oportunidad na dumating sa ating bansa kahit walang suporta ang gobyerno, kung kaya din lamang natin at inaakala nating makatutulong sa ating kabuhayan, gampanan po natin ang papel ng isang makabayan, ng isang patriotikong Pilipino. Larangan ng pangisdaan, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya, kabayan, isa pang proyektong pampangisdaan ang tiyak na may bigay nakita at hanap buhay sa mga taong makapagbibigay ng interes na pumasok dito. Seaweeds Production, kabayan, pagkalipas lamang ng ilang minuto. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 0915-449-4491.
Alam po ninyo sa mga nakalipas na pagtatangal ng ating alamin, ang isang proyektong nakatawag ng pansin ng marami ay ang produksyon ng seaweeds, halaman o damong dagat kabayan. May bigay na kita, mahusay sa ating katawan at kalusugan. May mga pagsasaliksik nang naisagawa ang mga dalubhasa at napatunayang maganda sa ating kabuhayan ang nasabing proyekto. Pinagukulan ng pansin at panahon ang mga dalubhasa at kailangan na lamang palawakin ng ating pamahalaan at ng ating mga kababayan. Sir, ito bang technology? Di ba sa inyo nanggaling ang technology? Na-develop ng DMMSU, funded by Picard. Ibig sabihin, yung mga expert ninyo, yung mga nasa fishery sector, marine, develop ng technology? Hindi po Picard ang nagde-develop yan. Kami lang nagpa-fund. Then the implementing agencies, sila ang nag-research at nagsaliksik para alamin yung buong technology na yan. How do you determine the amount that you would give them sa isang proyekto, halimbawa sa seaweed? So, anong magiging batayan natin? Dahil nga ano lamang tayo, ang gusto lang natin magawa ay patunayan yung technology behind itong practices na to. Karaniwan mga nasa 2 to 5 million ang pwede naming ano. And for how many months or years period na gagamitin ang pondo? Kung ang project ay madaling, yung tinatawag natin na cycle o kaya season ay maikli lamang, mga 2 taon ay pupwede na. And after the 2-year period, will there be an extension or shall we say additional plus the requirements funding na ibibigay kayo? Depende dun sa resulta ng project. So, kung halimbawa yung project ay medyo equipment intensive, pwede namin i-refer sa ibang projects ng DOS tulad ng setup. Ngayon kung yung project naman ay hindi, depende sa needs rin ng project eh. Halimbawa sila, kailangan nila ng tulong sa marketing. Pwede namin sila tulungan through another module na tinatawag namin Technomart. So ang focus naman nun ay value addition tsaka marketing. Seaweeds kabayan, may bigay na hanap buhay, lalo na sa mga kababayan nating malapit sa mga mababaw na dalampasigan. May mga teknolohiya na ang ating mga dalubhasa, napag-aralan na, kailangan lamang na palawakin ng marami upang makinabang. Seaweeds kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kaljeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan, isang proyektong dati ng pinakikinabangan ng maraming magsasaka, subalit dahilan sa ilang panukalang batas at ipinaiiral na panuntunan, nabawasan ang bilang ng mga kababayan nating nakikinabang. Charcoal production kabayan, uling na likas at gawa ng mga kababayan natin, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 0915-449-4491.
Alam po ninyo kabayan, noong panahon ng mga dating Pangulo ng Pilipinas, ang charcoal o uling production ay pinalakas. Ipinayo na magtanim ng mga punong kahoy na tulad ng ipil-ipil at kakawate. Ang mga magsasaka dito ay tumugon kabayan, lalo na yaong malapit sa mga paana ng mga kabundukan upang magamit sa produksyon ng uling kabayan ko. Masasabi nating ang uling, bawal o hindi, ang paggawa ay mahalaga sa ating pong kabuhayan. Marami sa ating mga kababayan ang gumagamit nito sa pagluluto kabayan at sa iba pang mga proyekto. Subalit dahilan sa mga ipinairal na batas na walang kasamang panuntunan kabayan ukol sa produksyon at paggamit ng uling, ito ay nawala at kasama na rin ang pagkawala ng hanap buhay ng maraming Pilipino. Ang pumalit kabayan ay korupsyon at katiwalian ng ilan sapagkat ipinagbabawal po ang produksyon, pagbibenta at pagbibiyahe ng uling. Para sa ating alamin, makatwiran lamang na pag-aralang muli ang batas ukol sa produksyon ng uling at paraan ng paggawa ng mga ito. Subalit marami pa rin ang gumagawa at nakikinabang kahit na sa maliit na paraan. Kasi halimbawa, nakagawa na kayo ng salansana ng uling sa lupa na ganyan. Aha. Maglalagay kayo ng tabong putol na may basahan, tapos lalagyan nyo ng gas. Pinakasindihan. Dito po sa gitna? Sa gitna nito. Nandito yan. Ano po kalaki yung tabo? Mga yung 4 liters natin ganun, puputulin nyo. Matitira yung mga 2 inches lang na ganun. Aha. Yun ang lalagay ng mga diesel halimbawa. Konti lang po, konti lang. Konti lang. Kasi pag nagliyab yan, hindi na ho mamamatay. Kumukulob siya. Okay. Gaano po kalalim itong ating gagawing cross na hukay? Mga 4 inches lang din ho. Kasi pagka ho nilagay yung mga kahoy natin ganito, kailangan huwag magsara yung ilalim na yun eh. Paano ang salansan? Sige, turo nyo sa amin. Nandiyan na yung tabo niya. Maglalagay kayo ng mga kahoy na mga tiyo. Yung mga tiyon-tiyo. Yung pamparikit. Oo, ilalagay nyo rin sa loob ng tabo na yun. Sa ibabaw halimbawa. Sa ibabaw ng tabo? Sa ibabaw. So nasa ilalim po yung tabo? Oo, nasa ibabaw. Nasa ilalim siya. Tapos, dilalagay niya yung mga kahoy na gano'n. Tapos, dito gano'n. Patong-patong silang gano'n. Para nga lang huwag magsara yung ano. Ayan, puputulin din naman yun. Pagkakaano talaga. Para lumapat lang eh. Para magkaroon niya lang ng butas. Okay. Kasi hindi ho dapat magsara yung butas na yun. Gano'n eh. Yung hukay doon sa ilalim, ano? Dapat bukas. Ayun, gano'n. Pagpapatong-patongin lang ho gano'n. Pag sinulot din yung magkabilang gano'n yan. Pasok yung... Yung pangparikit niya. Pangparikit. Oo, hanggang sa mabuo lang na mabuo yan. Ganon siya. Ayun. Kasi pagkakaano talaga, pinuputol namin yung mga sobrang ganon para lumapa talaga yung kahoy. Yung kahoy. Okay. Tapos, ang importante, yung mga maliliitong kahoy na ganito, yung mga gadarili halimbawa. Kasi dapat ilagay doon sa mga pagitan na yun. Ah, isasara nyo yung mga pagitan? Kasi pagkaya na hindi nyo sinara, yung mga pagitan, ito kasi importante, ito nagluluto. Dito sa malalaki nito. Okay. Ganun na pag wala itong maliliit nito, hindi niyo maluluto itong maliliit malalaki nito. Bakit po? Yun nga ro ang sikreto eh. Itong maliliit ang nagluluto doon sa malalaki. Ah, ganun. Oo. Yung mga sangang maliliit lang. Mhm. Kaya tuyo-tuyo. Ang tawag nila dito, balot. Teka, pag walang balot, hindi maluluto. Kabayan, kung mapag-aaralan lang mabuti ang batas ukol sa ating kapaligiran at ukol sa produksyon at paggawa ng uling, maraming kababayan nating muli magkakaroon ng hanap buhay at kita kabayan ko. At kaalinsabay nito ay mabibigyang lalo ng proteksyon ang ating kabundukan at kapaligiran. Charcoal production kabayan, uling mula po sa palatuntunan, Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times.
Ka Jerry's Farm Products. Available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan, antabay po kayo para po sa ating gabayan sa kabuhayan, pagpapakitang gawa ng palatuntunang ating alamin pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or Cookies and Cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Gabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 0915-449-4491. Alam po ninyo, kung tutusin, hinding-hindi mawawalan ng hanap buhay ang ating mga kababayan kung iisipin nating maraming kaalamang maaaring makuha sa mga samahang tulad ng GSK ng ating alamin. Ang pinag-uusapan ay mga livelihood seminar na pwedeng salihan. Makukunan po ninyo ng mga kaalaman para kumita sa maliit na puhunan lamang. Ang kailangan, kabayan, determinasyon at gustuhing maghanap buhay. Ang ilang halimbawa ng mga seminar ay naipakikita ng ating alamin sa YouTube. Halimbawa, narito ang isang seminar demonstration sa ating palatuntunan. Okay, preparation. Tingnan ninyo to. Sa primero, magkakaroon tayo ng boiling water, no? Pagkatapos, cassava flour, extraction ng coconut milk, merong second extraction, merong first extraction. Sa actual po nating paggawa, mag-uumpisa po tayo dito sa kanan. O ano yon? First extraction. Coconut, gagatain po natin. No? Ito na, o. O, dilagyan mo ng 3 cups water, pigain mo. O, pagkapiga mo, salain mo. O, pagkasala, hiwalay mo yan. I-set aside mo dito. O, nasa bowl. O, susunod, yung pangalawang gata. Nagata mo na eh. May sapal pa. Punin mo yung sapal. Pagkatapos, lagyan mo ng tubig. O, pagkatapos, pag napiga na, hindi nasa isang bowl na gayon. Na-filter nyo na yon. Lalagyan nyo ngayon ng powder milk. O, pagkatapos, lalagyan nyo ng yung apat na itlog. Pagsamahin ninyo ngayon doon sa gatas. Pagkatapos, sasalain uli. O iset aside uli yung bowl dyan. E di dalawang bowl na nandyan. First extraction, na meron lang 3 cups water. Tapos may second extraction ka, na nilagyan mo ng gatas, tinunawan mo ng gatas, yung powder milk, at saka nilagyan mo ng binating itlog. Ayan. O, di nandyan na yung dalawang bowl. Na-set aside na. O, kumuha ka ngayon ng cassava flour. Lalagyan mo siya ng 2 cups water. Yan. Tapos, hahaluin mo siya ng hahaluin. Tapos, ipipilter mo. O, isama mo rin dyan. E, di tatlo na yan. Una, first extraction na may tubig. Second extraction na may gatas at may itlog. Tapos, cassava flour na merong 2 cups na tubig. O, di tatlo na yan. O, ngayon, meron tayong boiling water. Itong boiling water, dito po natin isasama yung pandan leaves. Diba? O, pag na-boil na yung pandan leaves, halimbawa, sinalang natin, nag-start siyang mag-boil, bigyan natin siya ng 5 minutes. No? Eh di kumulo siya ng 5 minutes. Ibig sabihin, well extracted na yung pandan leaves. Berding-berdi na yung ano, yung tubig. At ang bango-bango. Yun. Oh, di
Kukunin naman natin ngayon yung scalding. Pupunta na tayo ng scalding. Pabayaan natin na kumukulo yung tubig, tapos niready na natin ang second stage, ang scalding stage. Kabayan, kahit na anong bagay o gawain, kailangan ang determinasyon, sipag at tiyaga. Nariyan naman ang mga kaalaman. Nasa sa inyo na ang paghahanap at kapasyahan para sa lahat ng ating mga binabanggit. Kaya sali na, kabayan, sa mga seminar ng Ating Alamin sa Gabayan sa Kabuhayan. Okay, kabayan, mamayang konti, pagkalipas lamang ng ilang sandali, patutungo naman tayo sa ating pong extension service ng palatuntunang Ating Alamin pagkalipas lamang ng ilang sandali. Okay, kabayan, sa ating pagpapatuloy, narito ang ilang kaalaman ukol sa mga breeders na naipakikita po sa atin ng mga breeder farm. Sila po ang may higit na kaalaman kung ano ang maaari po ninyong makuha at maging bahagi ng inyong pangangailangan, barako o inahin, kabayan. Panoorin po ninyo at pakinggan. Anong lahi ito? Ang lumalabas na ito, ito yung Berkshire breed. Ito yung tinatawag na parang kurubuta meat. Sa baboy, yun ang wagyu ng pork. Kaya ito tinawag na premium cut is yung laman nito, masarap kainin kasi may marbling siya. O marbling pero may laman. Nung pinasok mo rito yan, ano yan? Gilt, inahin o barako? Nagpasok ako na isang pure gilt na winner sa show sa Amerika. Tapos nag-infuse ako ng pinadami ko sila through frozen semen din from Amerika. Pero ano yan? Berkshire din? Oh, Berkshire. Pero mapapansin mo, hindi gaanong matabang-mataba ito, no? Meron siyang pigi, meron siyang legs, meron siyang muscle, pero may marbling pa rin yan sa loob. Mga ilang buwan na itong mga ito? Ito, going 3 months lang to. Going 3 months old. Pagka ganyan 3 months, mga ilang kilo na yan? Siguro nagka-40 na yan. Yung mga ganyan kalaki, 40 kilos, ganun. Tapos, ano ang magiging destination at role nito sa breeder farm? Well, nagme-maintain ako ng a few para sa sariling home consumption. Tapos meron din mga umu-order sa akin sa mga special customers. Gusto nila yung special meat, yung kurubuta meat. Mapapansin mo naman sa Shumart, sa Fort Bonifacio, may mga restaurants na nagsaserve ng kurubuta meat. Ito na yon. Pagka gusto ko ng kurubuta, saka Jerry's Farm Products, ano? Ano ang dapat na kunin ko? Yan, Berkshire. Tapos walang kakopong ito? Walang kakopong yan. Pure yan. Talagang Berkshire lang? Pwede mo i-cross yan sa Chester Whites na barako kasi yung Chester White may marbling din yung laman nun. At saka yung laman nun, yung pH nun, mababa lang. Kaya hindi masyadong acidic. Kaya masarap din kainin. Kabayan, kung sakali pong may mga request po kayo ukol sa mga matataas na uri ng baboy, na kailangan po ninyo sa inyong pag-aalaga ng nasabing uri po ng hayop, tawag lamang po kayo
sa ating palatuntunan. Bahagi po ng ating extension service ng palatuntunan, Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Okay, kabayan, ang kasunod po ay ang ating special feature sa araw na ito. Balik tayo sa isdang Pangasius, na hiling ng napakarami nating mga kababayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 0915-449-4491. Alam po ninyo, kabayan, kung tutuusin, may mga nag-aalaga na po ng Pangasius o cream dory fish dito po sa Pilipinas. Kaya lang, kulang pa rin sa supply. Ang malaking bahagi po nito ay galing pa sa Vietnam. Subalit nasabi po ng maraming nag-aalaga, higit na gugustuhin po ninyo ang uring alaga sa ating bansa kaysa sa labas ng Pilipinas. Ito'y dahilan sa paraan ng pag-aalaga ng nasabing isda at sa pagpapalaki ng mga ito. Higit pong nairerekomenda ang Pangasius na alaga sa Pilipinas, kabayan, kaysa nang gagaling sa labas ng ating kapuluan. First of all, so gusto ko lang malaman talaga, sa ngayon at sa hinaharap, ano ang kinabukasan natin sa larangan ng pangisdan? According to Dr. Rafi Guerrero III, we have more than 200,000 aquaculture site dito sa Pilipinas. Ano? Tayo ba may pag-asang makapantay tayo sa mga bansang tulad ng Vietnam, ng Taiwan, ng China at marami pang iba? Marami tayong i-consider dito. Ano? Mm-hmm. Ang cost of production sa Vietnam is much lower than our cost of production. Tapos, what is really killing the industry is the feed. Feeds. Kasi masyadong mataas ang importation ng feeds. Mm-hmm. And then, ang cost of feeds ay tumaas. Wala nang tigil ang pan eh. Mm-hmm. So, yun ang advantage sa Vietnam. Based on what I saw, part of the business is subsidized by the government. Okay. Which is not true in our case. Mm-hmm. So, isa pa, masyado rin masipag ang mga Vietnamese. Industrious siya. Very industrious sila. Very focused at grabe yung teammanship nila doon. At saka mayroon talagang say ang gobyerno. Pag sinabi ng gobyerno na itong lahat na ito ay para sa Pangasius, yung ektarya nga, 6,000 hectares for corn, nasusunod yan. Sa atin, marami pang diskusyon yan. Yung binanggit kong more than 200,000 hectares ano, na inland waters, ano, sa kanila, meron silang Mekong Delta, di ba? Pero, kung talagang tutusin sa resources, nalalayo ba ang Pilipinas? I think future dito, Jerry, kasi fresh water will be a limiting factor later on. Kahit ganun kalaki yung ating body of water. Pero we have the technology already. Kompleto na tayo. Kompleto tayo sa technology. We are, I think, very good in aquaculture already compared with the rest of the world. What is missing? What is lacking? Ang tingin ko yung focus at saka yung pag-cooperate ng lahat ng mga sectors. Pagkakaisa, unity. Unity. Importante yan eh. Kasi ang tendency ng mga businessmen sa ating kanya-kanyang lakad.
sa Vietnam nakita ko magkakasama sila talaga. When they organized that catfish conference, nandun lahat sila. Tapos kanya-kanyang specialization. When you say dito sa atin, yung mga businessman, kanya-kanya, nobody has given that idea to you na interesado sila pero papasok sila, tutulong sila, makikisa. Hindi ko masyado na-feel yan. Hindi, wala yun. No, kasi kanya-kanyang sikreto, kanya-kanyang lakad ng business. Okay. And how would you, hindi naman natin ika-classify si Dr. Domingo, no? Mm-hmm. So, yung sinabi niya, so kayo po, dalubhasa rin po kayo, aquaculturist po kayo, ano po? Veterinarian and aquaculturist. Veterinarian? Yes. Ang layo yata sa isda, ano? Teka mo lang, so ano ka ba? Aquaculturist ka talaga? Aquaculturist. Sure, yes. Pero hindi ka ba nagtataka na isang veterinaryo narito sa isda? Ayan ang father of catfish in Davao, in Mindanao eh. Okay. Father of catfish, sana nakikita po ninyo, sabi ni Sok, dapat magkaisa-isa tayo, magkaroon tayo ng focus sa isang proyekto na tulad ng aquaculture. Ito ba hindi nyo nararamdaman sa ngayon? Sa ngayon talagang totoo yung sabi ni Ma'am Sok na walang focus at saka hindi nagkakaisa ang mga lahat-lahat. Lahat. Alam po ninyo kabayan, kung pag-uukulan lamang ng pansin ng mga dalubhasa at ng ating pamahalaan ang uring ito ng isda, maraming Pilipino ang makikinabang at mababawasan ang gastusin ng Pilipinas sa importasyon. Sa ngayon, ang nakikinabang lamang ay ang mga taong nag-aalaga nito sa labas ng Pilipinas. At tayo ay mamimili lamang po, kabayan, consumer, wika nga. Sana, kabayan, dumating ang panahong tayo po ay magising at magising ang mga pinuno ng ating pamahalaan na kailangan tayo pong mga Pilipino, bago ang iba, ang mag-ukol ng pansin at atensyon sa mga bagay na may kaugnayan po sa ating mga naipakikita sa ating palatuntunang ating alamin. Ang lahat ng ito, kabayan, mula sa inyong lingkod, ka Jerry Jeronimo ng palatuntunan, Ating Alamin.